What's up guys, this is Dan of Vids Moto and today we'll be reviewing and installing again the COSO Digital Tachometer. So i-install natin sa ating Honda Click. Pero before that mga ka-vids, i-unbox muna natin, okay? So let's do it. So ito yung package na pag dumating sa inyo. So kinuha ko to from Lazada. Ayan, so yung link ilalagay ko sa baba, okay? So tingnan niyo na lang yung link. Okay guys, so ito na lahat 'yon, okay? So kinalas na natin. So yan, na-unbox na natin lahat. So isa-isahin natin, ito yung matatanggap niyo, yung meter. Meron kayong dalawang sticker. Meron din kayong manual, of course. Meron kayong double-sided tape. Meron kayong mga jumper clips. Ito yung ating papunta sa sensor at saka ito yung pang set natin button, okay? So install natin yan. So ikakabit natin yan somewhere here or dito. Tingnan natin namin, okay? So let's go. Okay guys, so ikakabit natin ang ating digital tachometer dito. Okay, so dapat unang-una is tatanggalin nyo muna lahat ng buo. Okay, buong head niya tatanggalin nyo. Okay, so dito natin ikakabit the double-sided lang natin. Tapadaan natin ang wire dito, okay? Okay guys, so eto na. Bali, itong tachometer, yung meter, yung wire niya ipadaan nyo sa ilalim ng windshield, okay? So tanggalin nyo to, may long screw dyan. Lagay nyo yung wire dun sa ilalim, tapos ipalusot nyo dito. May butas naman siya dito eh. Diyan nyo siya ilusot, okay? So para hindi na kayo magbutas dito, butas somewhere else. So ilusot nyo lang siya, okay? So fit yan siya, okay? So yan. So ito na yung lead natin. Okay, so mga siguro 2 inches yung taas niya, okay? Para madikit dito. Diyan siya didikit, okay? So yun, sasaulin na natin. Then test natin, okay? So ito yung wiring natin. So ito yung positive, negative, ito yung signal, ito yung sensor, tsaka ito yung button, okay? So kabit na, tatap lang natin dito, okay? Okay mga kavid, so yan, huwag muna yung isa uli pag kabit nyo. So tatanggalin nyo tong back seat, okay? So tatanggalin nyo rin yung sa side para doon natin i-wrap yung sensor wire sa spark plug, okay? So dyan natin i-wrap. So tatanggalin natin yan, okay? Para easy access, okay? So kabit natin. So yung sensor wire natin ipapadaan natin dito, lusot dito, dyan punta dun sa dulo, okay? So dun yung route ng wire natin. Okay guys, so naparan na natin dito. So ayan na. Ayan, ito yung coil. Sabi dito sa instruction manual na 3 to 10 times natin siyang iikot sa wire ng ignition ng spark plug. Okay? So ayan mga kavids. So yan, lagyan nyo nalang ng zip tie. Electrical tape muna, tapos zip tie, okay? Tapos dito sa una, zip tie lang kayo. Ikot kayo, then zip tie, okay? So ito yung spark plug. So test natin kung gumagana ba. Okay mga kavid, so test natin. So na-position na ang ating sensor. So test natin, okay? So yan. So zero. So zero. Oh wait. Ayun, gumagana. Four. Parang hindi calibrated. Gumagana naman siya. Okay.
i-calibrate na natin ang ating tachometer. Okay, so ang number of wraps dyan is 10. Okay, 10. So, una natin. So, yan, okay. So, merong kasama yung button, okay? So, button. Ito yung button niya, okay? So, on standby mode, i-press nyo lang siya ng 3 seconds. 1, 2, 3. Ayan, so, pupunta kayo sa setting niya, okay? So, yung setting natin is ilagay nyo siya sa 0.5. Okay? Ito yung number ng piston. Kasi the more na mas ano to, the more na mas malaki, the more na mas bababa yung RPM mo. Kasi syempre malaki yung equivalent ng ano. Okay, so pag set nyo dyan, mga ka-vids, pag set nyo is i-press nyo pag nandito na kayo. Okay, but so after 30 seconds, mabalik siya. So long press nyo, 3 seconds, 1, 2, 3, ayan. So press nyo lang yung button natin para mag-circle kayo. 1, 2, hanggang ano yan siya, hanggang 6. Okay, 6, so babalik sa 0.5. So ang setting natin is 0.5, okay? So hayaan nyo lang siya. Ayan, babalik siya sa main screen. Okay, so hayaan nyo lang siya. So 30 seconds yun mga ka-vids. 30 seconds na walang input. Ayan, so balik niya sa 0. So titest natin. Ito siya, kakakalibrate lang to siya from shop. Okay, so yung idling stop, yung idling ano niya, RPM is nakaset sa mga 1,600 or 1,400. So dapat mag-appear dyan ng 100 plus kasi times 10 yan eh. Okay, so start natin. So yan, medyo closer. Okay, so 1,4. Yan, so perfect. Tama. Okay, so yan. Kung nakaabot kayo sa ganito, congratulations. Okay, so yan. So ayusin natin ito lahat, okay? So, it's working. Okay guys, so nakabit na natin ang ating tachometer. So, titesting natin. Ayan. Okay, so 0. Yeah. Alright. Ayos, diba? Alright. So, tamang-tama yung ating idling is nasa 1.7. Okay. So, approved. So, this is a highly recommended kung gusto nyong i-monitor yung inyong RPM ng inyong engine. Okay. So, kaya ko to kinabit kasi kailangan ko malaman yung RPM niya. Kasi minsan kasi hindi nagpa-function yung ating idling stop. Okay? Kasi ang requirement ng idling stop is yung RPM mo dapat makaabot siya ng mga, I think, mga 1,500 or 1,300. Mga nasa ganyan. Mga ano. Kasi pag sobrang baba yung RPM nyo, mangyayari sa motor nyo is, okay, mamamatay yung makina pag sobrang baba yung RPM. So, dapat i-monitor nyo rin yung RPM nyo sa motor nyo. So, yeah. So, yan. Nakabit natin ang COSO tachometer for Honda Click 150i. Okay. So, yung link nito nasa baba. Okay. Check nyo na lang. Alright guys. So, hope na meron kayong natutunan today. This is Dano Vids Modo. And shout out pala kay Sir Lawrence Arabia. Thank you for watching and subscribing. At sa mga subscriber, thank you so much. Keep on watching. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe na kayo para kayo lagi ang una. See you next episode.